Mga katornilyo, paano nga ba mag-register ng expired na Smart Garage Dr. Api? Samahan nyo ako, i-re-registro natin to. Let's go! So ayan mga katornilyo, meron pala akong i-share sa inyong video. Kasi itong smart garage natin na Dr. Api, ano na eh, 1 year na nung February 5. So, expired na siya. Expired na yung registro niya. Kasi itong Dr. Api na expired kasi ito, ano, yearly. So, pag na-expired, kailangan mong i-register siya sa, ano, Apitech Thailand. Meron siyang, ano, meron siyang registration fee na 22 every year. Pero sulit naman kasi sa loob ng isang taon kikitain mo naman yung 22 na yun. Kaya talagang mekaniko ka ng ano, kailangan mo talaga mag provide ng ganun para every year na registro niya. Dagdag ko nga pala, wala palang nakukuha yung mga legit dealer natin kahit piso dun sa tuto na binabayad natin. Yung tuto na yun para yun sa system maintenance, para sa mga developer, para sa update ng unit na nakadirekta sa Thailand. Yan. Para alam nyo rin kung saan napupunta yung yearly registered na bayad. Okay. So yun mga katornilyo, unang-una natin gagawin na kukuhain natin tong cord ng Suzuki Test. Yan. Ito kasi, kailangan kasi natin makuha yung serial number nito, tsaka yung date of expiration. So yun, para makuha natin yun, gagamitin natin tong cord ng Suzuki Test. Yan. Ito yung pinaka-cord nya. Ayan. Ayan. Tsaka battery. Ayan. Lalagay muna natin tong positive sa positive ng battery. Ayan. Tapos, yung negative. Negative ng battery. So, ayan. Di pa nakasaksak yan, ha. Tsaka natin siya ngayon isasaksak dito. Pero ipipress hold muna natin yung okay. Life, saksak mo ito dito. Press hold muna natin yung okay. Ayan. Ito nyo, nag-open na yung smart garage. Punta tayo ngayon sa ayan, English language. Then punta tayo sa register. Yan. Ayaw mag-focus eh. Yan, kung makikita nyo, yan yung serial number, yung register status, date now, date start, date expired. Ayan yung makukuha yun dyan, yung pinaka serial number nung unit. Yan yung nasa taas. Tapos, kukuha nyo rin yung date of expired. Yan, pag nakuha nyo na yun, may pipil upan kaya si kayong ano, form. Ibibigay sa inyo ng legit dealer niya yung pinaka-link nung form para doon kayo mag-ano, doon nyo pipilapan yung form na yon, yung ibibigay ng legit dealer sa inyo na link. So yun, ayan, expired, date of expired, tsaka yung serial number. So ayan mga katornilyo, re-register na natin yung smart garage unit natin. Nag-PM na sa atin yung support natin na approve na yung form natin para sa registration fee. Ayan. On muna natin to. Itong Apitech natin. Kulin. Pindot mo nga yung okay. Ito. Pindutin mo lang matagal ah.
Open dot ka lang. Ayan, press. Hold press muna natin yung okay. Tapos tsaka natin saksak. Okay na. Ayan, nag-open na yung smart garage natin. Tapos, punta tayo sa smart garage apps. Ito. Ayan, punta tayo dyan. Pupunta natin dyan. Ayan, next nya lang. Dan sign in natin yung Gmail na ginamit natin sa form. Ayan. Hello lang natin. Tapos punta tayo dito sa enter natin English. Punta tayo sa register. Punta tayo sa register. Kaya makikita niya, expired pa. Bali, buksan muna natin yung Bluetooth natin. Ito. Kabukas ng Bluetooth. Pindutin natin yung register. Habang connecting, punta tayo sa activation. Activate. Tapos yan, scan natin. Hintayin natin lumabas yung serial number na yan. Ayan, ito na yan. Ayan. Yan. Kita nyo? Na yung naging register na. So yun, pwede na natin gamitin yung unit natin. So ayun mga katornilya, tapos na natin i-register yung unit natin, yung smart garage natin. Sa mga gusto nga pala mag-avail nito, PM nyo lang ako. May free support ng smart garage. Bali, magigingan tayo, sub-dealer. Doon tayo kukuha sa digit dealer natin. May free training siya. Yun yung pinaka support. So yun, sana may natutunan kayo sa video na to. Share nyo na lang din mga katornilyo. Peace.